So hi, welcome back to my channel, and this is Ronald Corpus Official from YouTube. So shout out po sa lahat na hindi pa nakasubscribe ng aking YouTube channel, Ronald Corpus Official, and shout out po sa lahat po ng nakagat ng aso o pusa para po sa inyo yung pag-uusapan ko dito. So yung gagawin kong content na to is para po sa ating lahat na nakaranas po ng kagat ng pusa, or ikaw po ay nakagat ngayon lang ng pusa, para po sa inyo yung content na to. So ang content na gagawin ko is titled na kung ikaw ay nakagat ng aso o pusa, alamin mo kung anong kategory ang inyong kagat. So bago natin umpisahan yan, so ito muna yung aking pinaikling intro, kasi nabubuisit na sila sa intro ko, napakahaba. So ito yon. Kung ikaw ay nakagat o nakalmot ng pusa o aso, alamin mo kung anong kategori ang kagat o kalmot ng inyong pusa. Ayon sa WHO, World Health Organization, meron po siyang tinatawag na tatlong kategori. So, English po yung nakalagay dito. Ito yon, no? So, since it's in English, so I have to translate and I have to simplify yung paliwanag dito. So, since tayo ay Filipino, so I have to simplify kung paano ang paliwanag dito. At ano yung dapat gawin kung ikaw po ay nasa category 1, category 2, or category 3. Punta tayo sa category 1. So, category 1, kayo po ay nag-aalaga ng aso, nagpapakain ng aso, kayo po ay nadilaan ng aso sa kamay, sa braso, sa likod, etc. Kayo po ay na-scratch ng aso o pusa na accidentally na naglalaro kayo, nakagat kayo. Pero ito lang po ay simpleng bumaon na hindi po nasugatan. Meron kasi mga instant na ang mga pusa o aso na marunong sila mag-control ng kanilang mga kuko. So, ano ba mo, accidentally na nakagat ka or na, ano tawag ito, kalmot, pero hindi bumaon, hindi pong na-scratch ka lang, tapos wala namang nangyaring sugat, ang tawag dun is category 1. So, kung kayo po ay nadilaan sa leeg dito sa bandang area, na wala pong nangyaring sugat, it belongs to category 1. So, ano yung pwedeng gawin kayo ngayon? Kasi, halimbawa, na-scratch ka, minsan kasi yung sensitive ang skin natin, pag na-scratch ka o nakagat, na hindi, wala talagang sugat ha. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Wala pong nangyaring sugat. Kaya lang, namula lang siya. Pero wala po siyang sugat. Ang tawag dun is category 1. It's belong to category 1. Ano yung pwede mong gawin? Kasi nagpapanik eh. Kasi alam mo, or you're aware pagdating sa rabies. So, ano yung gagawin mo? Una, pumunta lang sa kung saan kayo pwedeng makapaghugas, sa gripo, sa CR, etc. May dala kayong any antibacterial soap. So ayoko magbanggit ng any brand of soap na may antibacterial, it's because wala namang bayad. Gusto niyo pang banggitin ko dito, so magpadala po kayo ng sulat sa akin sa channel lang. And ganun, so sabunan niyo lang, hugasin niyo na maigi any antibacterial soap, pwede niyo po gawin. And then kung hindi pa kayo kontento, so pwede po kayo mag-consult o tumawag sa inyong malapit na doktor. Kung kayo po ay meron kayong private doctor, you have to consult kung para ma-check na rin for your peace of mind, ang kati ng ilong ko. So punta tayo sa category 2. Category 2, ito po yung halimbawa na-scratch ka, nakagat ka, pero hindi siya dumugo, pero napunit ang inyong balat. So, it belongs to category 2. Ulit ha, pag category 2, kayo po ay na-scratch, nakagat, hindi naman gaano kalalim, konti lang, pero hindi siya nagdugo. Ibig sabihin po, kasi yung pag minsan, kasi pag nasugatan tayo,
yung nagbe-bleeding, siya hindi. Meron kasing iba na nakagat, pero hindi siya bumaon. Tawag nun, yung konting gasgas lang, pero ano niya, kalimitan sa ginagawa natin, pinapadugo natin. So, ang sinasadya yung dugo, pero napunit. Ibig sabihin, meron pong punit na balat or any tissues that rabies virus can penetrate to your blood. So, inside your body, meron tayo. So, it belongs to category to. So, panic ka. Anong gagawin? So, minsan tatanong, ang dami kasi nagtatanong, kaya ginawa ko tong content na to na categorize ng mga kagat ng isang aso o pusa. Commonly kasi yun yung mga alaga natin eh. So, we're not nag-alaga ng mga bats. Bihira na po ng alaga, no? So, when it comes to category 2, unang gawin kagaya ng ginawa ng category 1, simple lang, hugasan, sabunan ng any antibacterial soap, and pumunta agad sa pinakamalapit na hospital o animal bite center for your consultation. And kailangan po kayong bakunahan. Ulit ha, kailangan po kayong bakunahan for your safety and protection against the rabies virus. Hindi na po natin antayin na obserbahan pa sa 3 araw, sa 2 linggo, sa 1 buwan bago po kayo magpabakuna. For your safety and for your protection and for your peace of mind, huwag niyo na pong obserbahan na yung aso. Huwag niyo pong antayin na manghina ang aso nyo. Paano kung umakyat na sa utak, nilalagnat ka na, saan ka lang pupunta? So, huwag po natin hayaan yun, kasi alam natin na ang mortality rate ng virus is 99.9%. It's very fatal, it's very deadly, o nakakamatay. Paulit-ulit, rabies virus is nakakamatay. So, huwag niyo pong isang walang bahala yung nangyari sa inyo. Come as soon as possible, tulad ng sinabi ko, anti-rabies virus vaccine is not an emergency, but it needs an urgency. Ibig sabihin, kung maaari, within 24 hours na sa hospital ka na, nakapag-consulta ka na, at naturukan ka na ng anti-rabies virus. At hindi lang anti-rabies virus ang ibibigay sa inyo, is anti-titano. Meron po siyang anti-titano. Kasi anti-titano is nakukuha din niya sa kagat ng hayop. So, yun ay category 2. So, punta po tayo sa category 3. So, ano po yung category 3? Ang category 3 is marami pong kagat na nangyari sa inyo. Malalim yung kagat. Simultaneously, wag nang mag-English, Ronald. So, tuloy-tuloy yung dugo. So, kailangan mo pa ng pampastop ng dugo. Bleeding. Ano ba tawag nun? Punod sa Bisaya. Bisaya sa Manila din. And then, yun yung category 3. So, maraming kagat, napakalalim, halos bak-bak na. Yung nakita niyo sa YouTube channel ni Red, ano ba yung, ni Rafi Tulpo, yung ano niya, nireklamo niya yung may-ari ng aso. Rattler, ano ba klaseng aso yung Rattler ba yun? Basta yung dami niyang kagat sa buong katawan, yun po ay belongs to category 3. Ano po yung belongs ng category 3? Kayo po ay nakagat sa ari. Oh my God! So, yun yung tinatawag na high risk part. So, nakagat kayo sa ari na hindi mo sinasadya. Ba't ba nakagat doon sa area na yun? High risk, like for example, nakagat ka sa tainga, sa mukha, sa ilong, sa bibig, o sa ulo. It's a high risk part. It's because malapit na po sa utak. It belongs to category 3. Isa pa sa belongs to category 3 is kung ikaw ay may sugat na hindi open lang siya, hindi mo siya nalagyan ng cover. It's because minsan kasi pag nalagyan natin ng cover na ano ba tawag nun, nakulog. So instead na mas mabilis ang paghilom niya. So open lang siya. Kaya lang, meron kang maraming alagang pusa o aso at bigla ka lang nakatulog dyan sa inyong corner ng inyong sala or sa labas ng bahay, no, naka-open ka, nakatulog ka, naka-itlip ka, at biglang lumapit ang iyong aso o pusa at dinilaan, it's belong to category 3. Para ka na rin kinagat. So, it belongs to category 3. So, ano yung pwede natin gawin? Una, kagaya ng category 1, category 2, kailangan po natin ng hugasan ng maigi. Kung mas meron kayong hindi gamit na
matawag nun yung pag-isabon sa plato. Basta yun na yun. Basta malinis ka, so yun yung gamitin mong sabon ay panggamit ano. Maari i-scratch mo siya hanggat ang tawag nun, matanggal yung malinis ng gusto ang sugat meron ka. And then, pumunta agad sa pinakamalapit na hospital, Hannibal Bite Center o etc. Tumawag ng doktor kung meron kayong mga kaibigan na doktor, so or mga kamag-anak ng doktor, para po kayo ay mabigyan ng immunoglobulin. Pag sinabing category 3, ito po yung klaseng gamot na ibinibigay sa inyo, is medyo kamahalan. Depende po sa inyong timbang. Kung malaki ka, nga, malaki po ang gagastos niyo dito. So, immunoglobulin o IRIG ang ibibigay sa inyo automatically ng isang doktor. So, commonly nito is hanggang 4 na shots o doses na doktor na gamot. Depende po sa klase ng sugat. Tulad ng sinabi ko sa inyo, depende po kung gaano kalala. So, 4 to 5 shots ito sa inyo. Kaya kailangan nyo ng doktor kasi mahirap po itong klaseng pwede kayong ma-infection, pwede kayong ma-rabies, pwede kayong matita, no? So, kailangan agad pumunta as soon as possible. Huwag mo nang paantayin ng 24 hours o pero tulad yung sinabi ko, it's not an emergency. Pero pag hindi ka nagpunta ng doktor, ang sakit nun. Bakbak kung ito ay bakbak, kailangan tahiin. So, again, category 3, ito yung malala. So, ibig sabihin severe. So, kailangan po ng urgent ng gamot ng immunoglobulin o IRIG automatically ibigay sa inyo. So, yun lang. Category 1, category 2, category 3. So, meron pong tatlong category ang uri ng kagat ng hayop tulad ng aso at pusa. Commonly, yun naman talaga ang nangyayari sa atin. Bihira lang naman ang umataking bats. Bihira lang po ang nakagat ng daga. Bihira lang po ang nakagat ng kambing, etc. Ang mga hayop na merong carrier sila ng rabies, possible na meron silang rabies, ito yung mga hayop na ano, mammals, belongs to mammals, belongs to warm-blooded mammals with fur. Kagaya ng mga bats, raccoon, aso, pusa, ano pa ba yung iba? Squirrel, kahit yung mga farm natin na mga kagaya ng mga baka, kambing. So, they are belongs to mammals na warm-blooded with fur. So, kahit tayo, even us, so belongs tayo, we're the highest form of mammals. So, pwede tayo magiging carrier ng rabies. And then, pag nakagat kayo dito, so, tulad na sinabi ko kanina, category 1, category 2, category 3, alam mo na kung anong category ka, alam mo na anong pwede mong gawin. So, sana meron kayong natutunan when it comes to category ng kagat ng inyong pusa. Kasi ang daming nag-question for the previous video meron ako. So, ang daming nagtatanong kung ito po ba ay magpapa-inject po ba ako, kung ito po ay gatuldok lang po ang sugat, pinadugo ko lang. Ang dami kasing question kaya ginawa ko yung content na to. So, sana meron kayong natutunan for this content. Aware kayo kung ano yung pwede, anong pwede nyong gawin. So, yun lang. So, this is Ronald Corpus Official. Kung hindi ka pa nakasubscribe ng aking YouTube channel, so please, subscribe to my YouTube channel. Parang awa mo naman. Seryoso na to. So, hinihingi ko po yung inyong subscription para po, hindi ko naman pinipilit, kung kayo po ay gusto mag-subscribe, so please subscribe to my YouTube channel. So, kung kayo po ay nagustuhan, simple lang naman, i-like nyo yung content meron ako. And kung ito ay karapat-dapat, i-share po para po sa kaalaman nating lahat. So, i-share nyo po yung video na to. Kung kayo po ay may mga katanungan, suggestion na, or any opinion for the next vlog na gusto nyo marinig sa akin, pwede po kayo mag-suggest o mag-opinion, magbigay, mag-leave lang po kayo ng comment. Kung meron kayong mga katanungan na hindi nyo pa alam, so kung hindi ako busy, automatic nagre-response po ako. And lahat po ng comment yun, hina-hard ko. Kasi mahalaga po sa akin yun. And karagdagang information, kung meron ka pang alam, kung ikaw po ay merong alam na hindi ko pa nabanggit, kung ikaw po ay meron kang puna, hindi mo nagustuhan, free, bash mo ko, etc. So, mag-leave kayo ng comment kung dami mong sinasabi ka, ako, gano'n, etc. It's up to you. So, you're free. Malaya naman tayo. We're independent country. So,
free ka. And ito yung pinaka-importante, guys. Huwag niyong kalimutan i-click ang ating notification bell para updated kayo sa lahat ng video na gagawin ko dito sa YouTube. So once again, this is Ronald Corpus Official. Buong pusong nagpapasalamat sa lahat po ng sumusuporta at sumabaybay ng aking mga videos. So thank you so much, and I love you. And bye-bye.